Hey guys, welcome dito sa Sadasan Tarot. Ang reading nito ay for collective, for anyone who can resonate sa reading nito. This is a love reading for collective. So let's get your energy for collective. Your energy for today. The Sun. And Seven of Cups. Okay, we have here the Sun card. Seven of Cups. Na... So many options, many opportunities are coming. Na-attract mo with the Sun card, no? It's because of your positivity. You are full of vitality. You're positive. It's because of your attitude, na optimistic ka, na you're a person na goal-driven din. You're a person na success-minded. Iba yung person na successful-minded kaysa sa person na mahina, no? Mahina yung kanyang willpower, yung kanyang beliefs sa buhay. I mean, yung pessimistic, diba? May mga tao kasing positive and mayroon ding negative mag-isip. So, malaking pagkakaiba yun. Malaking, malaking, when it comes sa personal na buhay nila, when it comes sa mga achievements, when it comes sa buhay-buhay, sa personal life, malaki yung pagkakaiba din eh, no? Kasi pagka pessimistic ka mag-isip, ay negative din yung mga nangyayari sa buhay mo. Kumbaga, hindi din positibo, hindi maganda yung resulta. Pero pag positive ka, then most of the times, favorable yung outcome. Yung ganun. Sabi lang ng iba din yun, guys. Narinig ko lang. So, let's see kung ano yung mga na-attract mo dito. Dami. Okay. Success. You're attracting more success. Joy. Happiness. With the Sun card. New beginnings. A lot of opportunities. Wealth. Aba, dami nga. Dami nga. Pero, may mga person din dito na mukhang toxic or hindi nga lahat maganda eh, yung na-attract mo eh. Merong positive, merong negative. Pero, on your own, you're successful. You're attracting success, no? Deflect mo yung negative. Meron din dito mga tao na parang pangit yung energy nila, stagnant. Stagnant and negative. I mean, pag negative kasi yung energy ng ibang tao, pag ano mo yun, tawag dito, pag na-absorb mo yun, hindi maganda para sa yun. Kumbaga ganun. So, that's why, yun nga yung sinasabi sa mga advice ng mga marurunong sa spiritual ay mag-stay away daw sa mga negative na tao or sa mga toxic na tao kasi, parang nahawaan ka ng negativities nila. Parang ganon, no? Pati yung pagiging pessimistic nila sa buhay. Nakakahawa daw yun eh. So, let's see. Pati yung mga ano nila, addictions, ugali. Yung mga ugali nilang mahilig magsugal, sigarilyo, or yung mga hindi beneficial. I mean, yung mga hindi makakabuti sa iyo, no? Alam niyo naman yung makabuti at hindi, no? So it's your choice, no? Kung ano yung gusto mong gawin sa buhay mo, no? Every person have its own freedom to choose what they want. Kaya madaming pero you're attracting a lot of opportunities, and when it comes to love ay madami din, no? Madaming nagkakagusto sa iyo, madaming offer, no? A cup of love, madaming
willing to be your person, no? So let's see kung ano tong mga darating sa iyo. Okay. Stable offer. New beginning. Stability yung offer niya. Long-term stability. Na you will be stable. Yun yung offer niya. Na seryoso siya. Gusto kanyang mapangasawa. Gusto kanyang ibahay na. Parang gano'n, no? Na may meron na siyang bahay lupa. Parang gano'n, no? Na pag pinangasawa kanya, yayaman ka, no? Maganda yung buhay mo. Magandang buhay yung i-offer niya sa'yo. Stable and a lot of properties. Yung mga assets siya. Yun yung sinasabi niya. Pero we have here the magician energy. This person ay the magician to eh. Energy niya eh. This is someone manipulative and you don't know well this person, no? Kumbaga itong person na to ay may pagka-trickster to. Pero, hindi ko naman sinisiraan, pero itong person na to ay gagawin niya lahat, kahit magsinungaling pa yan, kahit magmanipula, to get what this person wants. Yun. This person is a manifestor, intuitive, spiritual. So, let's see kung ano pa mga darating, mga options sa love for you. Ah! This person na ano, guys, na possible na iniyakan mo in the past. And now, or this person ay nalungkot to, naglusato nung nawala ka sa buhay niya. No? Na nagkaroon siya ng anxiety, hindi siya makatulog nung nawala ka sa buhay niya. Isa yun sa mga darating. Ano pa? Uy! Isa pa. Meron pa ba? Madaming opportunities, madaming options yun eh. Madaming offer yun eh. Okay, the hermit. Yung person na hindi ka kinikibo or hindi ka kinausap, ginusting ka nito, in-isolate niya yung sarili niya, and ngayon nagiging impulsive siya. This person is coming. Nagiging impulsive siya na wala siya ng control, no? Na naging cold to dati, na parang walang paki sa iyo, na parang nag-focus siya sa sarili niya, sa pag-heal, no? Ngayon ay parang pas-pas to, darating to sa iyo, no? Nagmamadali na nagra-rush to come towards you, na parang maagawan siya ng pwesto, parang ganun. Alam niyo, madami nagkakagusto sa iyo, ang daming offer sa iyo. So let's see. Ano pa? Sino pa? Meron pa ba? Mukhang marami-rami yun, guys, eh. Marami. Ah, biga. Okay, the world. Ah, yung person na naging defensive, yung person na na-confused, and with the world na met mo sa internet. This person ay naging defensive, na-confused, unsure sa connection nyo or sa'yo. And gusto niyo nang pag-uusap sa inyong dalawa. So, let's see. Sino ba yung bet mo dito? Sino kaya yung pipiliin mo dito? Ay! Ano ba to? Okay. This person na naging defensive. Yun yung possible na pipiliin mo dito. Dahil you feel with this person, no, ay magaan yung loob mo. No? Na feel mo sa person na to na magaan yung loob mo sa kanya. Na para bang may soul connection sa inyong dalawa, no? Itong person na naging defensive and nakausap mo sa internet to eh. Nagkaroon kayo ng connection sa internet or a relationship through internet with the world and or sa pag-travel mo, doon mo nakilala tong person na to. And you feel the sincerity of this person. Feel mo yung sincerity niya, yung pagiging
kumbaga yung offer niya sa'yo na love offer is totoo, real, no, na may feelings talaga siya, na sincere siya, no, na gusto kanya nga makasama talaga habang buhay, na gusto kanya talagang pakasalan, yun yung na feel mo dun sa person na yun. So let's see kung anong feelings ng person na yan sa'yo ngayon. Okay. Feeling left out in the cold. Na parang hindi mo pinapansin siya ngayon. Parang gano'n na. Parang nagsisuffer siya emotionally, na parang nag-ghosting mo, parang gano'n. Pero paparating siya, no? Para kausapin ka. Gusto ka niya kausapin. No? Masinsin ang pag-uusap. Gusto niya magkaroon kayo ng pag-uusap na dalawa, no? And, we have here the King of Wands. So possible this is the this is the energy of this person. Na this is a person of confident. And with the King of Wands, guys, this is yung feelings niya sa iyo, ay attracted siya sa iyo. Dinidesire kanya. Passionate siya sa iyo. And para kang ginagawang goal na. Parang goal ka na ng person na to, no? Kahit na feeling na left out in the cold ngayon, ay parang kinikrave ka ng person na to sa buhay niya. No? Parang ginawa kanyang goal, ambition, no? Kasi itong person to ay goal-driven. So, pag may sinetong goal, kunwari ikaw yung goal niya, ay gagawin niya lahat. This person will take action towards you. So, let's see guys kung ano yung next move ng person na to sa'yo. Anong next move? New beginning, waiting. Kung kailan na mag-balance yung energy nyo, kung kailan yung tamang panahon, kung kailan yung everything is okay, everything is well, to offer this new beginning. No, nag-antay siya ng tamang timing, kumbaga parang timbangan, tinitimbang niya. Pag nag-ano na yon, nagpantay na yon, yon, parang ganon. Na pag meron ng balance. So, possible pag wala ng mga hadlang or wala ng mga blockages or problema or kaya ay kung ano man yan, yung nagkakaroon ng imbalance sa tingin niya. This person will offer you this offer, and this person is excited to offer it, no? Anong gusto niyang mangyari sa inyong dalawa? Seven of Swords. And this Queen of Pentacles energy. Clarification of the Seven of Swords. Anong gusto niyo mangyari sa inyong dalawa? Ay, this person is manipulative. This person ay makasarili to, guys. Gusto niya makuha ka lang, no? May plano to na hindi maganda sa'yo, yung person na to. This is someone, a trickster. Mas malala pa dun sa The Magician, no? This person ay manggagamit. Impossible yung mangyayari dito ay may plano to from afar. Nasa malayo nga siyang lugar. Masaktan ka dito. Feeling trapped. And we have here the Queen of Pentacles. Anong gusto niyang kunin sa'yo? May gusto siyang kunin sa'yo, guys. Gusto niyang mag-sneak away. Gusto niyang kunin sa'yo. Gusto niyang mag-regret ka. Magsisi ka. Gusto niyo yung manghinayang ka. Malungkot ka. Bakit?
Dahil gusto niya yung rebirth. Gusto niya magsisi ka, so ibig sabihin, possible na may galit to sa'yo, no? Dahil nagkaroon ng ending sa inyong dalawa. Okay? With the Empress card, ay gusto niya yung new beginning, rebirth sa inyong dalawa. Yun yung gusto niyo mangyari dito. Pero, may pagka-trickster itong person na ito. And gusto niya dito is with the Empress ay maging wife ka o babae ka niya. Magiging husband ka kung lalaki ka. Mapangasawa ka niya. Yun yung gusto niya. Rebirth. And then mapangasawa ka niya. You will be like a home sa kanya. Na pag-uwi niya, nandun ka. As his or her partner. Yung ganon. Let's see kung sino yung magandang intention dito. Sino ba yung magandang intention? Ah, itong person na babalik, guys. Na nagluksa sa'yo. Umiiyak sa'yo, no? Na nung nawala ka, nung naghiwalay kayo, nung nawala ka sa buhay niya, ay umiyak to, nagluksa. Babalik siya, guys. Ito yung maganda yung intention niya. Anong energy nito? Anong energy nito? So, ibig sabihin, lumayo to dati. Dahil nasaktan for sure. Umiyak siya eh. Defensive. Naging defensive din to dati kasi nasaktan. Nagluksa nga eh. Pero, nakalaya na siya from a situation na parang nagre-restrict sa kanya. Or a controlling boss, a controlling family, or anyone who controls this person. Or kaya ay beliefs niya, no? Paniniwala niya, mga religion, no, maaari din. And naging defensive yung person na to. Siya yung best for you. Kasi siya yung sincere, maganda yung kanyang hangarin, no. Ano bang nais mangyari ng person na to sa inyo? To offer this. Yun nga, yun pala yung maganda yung offer sa inyo. True love. Real love. Yun yung offer niya sa'yo dito. Na it will lead into marriage. Long-term relationship. Stable. Long-term relationship. And mahaba yung pasensya ng person na to with a Knight of Pentacles energy. And itong person na to ay slow but steady, no? Kumbaga ay reliable. Mapagkakatiwala. I mean, yung person na to. Sincere, no? Slow nga siyang darating. Slow nga yung pag-offer niya ng long-term, stable relationship with you. But, sincere naman siya. Na, ang hangarin niya dito is, makasama ka bang buhay? Mahalin ka ng totoo? Mahalin ka ng tunay? So, ayan guys. So, ito na lamang guys for collective reading. Sa mga baguhan po dito sa akin channel, please subscribe. At huwag po ninyong kalimutang i-click ang bell button at sa ganun ma-notified kayo sa mga susunod na videos niya upload ko. At paki-like naman to at paki-comment na rin sa ating comment section box, lalo na sa mga naka-resonate sa reading na ito.